Dito na kami sa Inlex, mga boss. Kasama ko si Chinito. Morning, mga boss. Yan, si Master Chinito. So, magde-deliver tayo ng materials doon, yung kornisa natin. Tapos, i-update na rin po natin yung project natin doon, mga boss. So, bago ang lahat, inanyayaan ko po kayo na mag-subscribe sa ating munting channel, mga boss. So, subscribe na rin pala kayo kay The Alan TV, mga boss. So, kaibigan natin po siya. So, pwede po kayong mag-subscribe sa kanya, mga boss. So, kasama rin natin siyang installer, mga boss. Okay, so ngayon nandito na kami sa daan. So, Inlex na kami. Ipapakita ko sa inyo kung ano po yung kung nasan na kami ngayon, mga boss. So, malapit-lapit na rin. So, tingnan muna natin yung daan natin, mga boss. Natin ang mga materials. Tapos kumuha na rin tayo ng corner beads para sa mga kantuhan ng gypsum board. Ayan siya. So papakita natin mami kung paano gamitin yan. Ang laki. Taas. Baba muna kami ng materials, mga boss. Okay, andito ulit tayo, mga boss. So, umpisa na nating ipakita kung ano yung mga natapos nila nung last week. So, punta na natin, mga boss. Okay, so ito yung bahay, mga boss. So, ang laki. So, punta na natin. So, dito may iniiba na naman silang design dito. So, kasi yung mga tao na ni Sarian yung magawa dito, mga boss. So, ceiling lang yung project namin dito.
ito, sa kanalan natin ipaliwanag ito. Itong ceiling dito pag nakapagforma na sila mga boss. Papunta natin sa room. Okay, so andito na tayo. So ito yung entrada mga boss. So cobblestone siya. Kaya may kita nyo cobblestone siya na bilog. Tapos dito cobblestone siya pero rectangle ang ginawa natin dito mga boss. Tapos dito sabi ni sir babagbarin daw ito, ipapaloob para malagyan ng media bar. Kasi dito wala na siyang space kasi dito sa labas. So ipapaloob na lang daw ito mga boss, itong mini bar. So ipapaloob natin yan. Lalagyan din natin ng shadow yan sa taas. So tatlong drop light yung ilalagay natin dyan pag natapos. So dito sa ano, sa ito balita kasi dining natin mga boss. Itong natin, itong harap nasa dining tayo. So nawamatigyan na nito yung foreman bar. So dito yung kusina. So ito yung kusina niya. Siya na design. So ayun, medyo ano natin, nakikita na natin yung mga design niya. Tapos dito sa may TV, sa may TV wall design. So yun na lang, hindi natapos dito yung TV wall design. So meron pa tayong ilalagay dito yung TV wall design dito. Tapos ito kasi yung ano, pinaka parang salas niya. So may TV rin dyan, may TV console din nilalagay dyan. So may binigay siyang design natin dito. So hindi siya akman dito sa design natin dito. So yun ang dating design niya. So ngayon, iniba ko yung design na ilalagay dito. So yan na siya mga boss, bilog din siya. Tapos problem. So marami pang pinlight yung mga boss. Hindi lang na ilalagay. Okay, punta tayo sa taas. Dito sa taas, nakapag-ano na rin sila. Nakapag-takip doon sa mga kwarto. So, ang isang tiyatakpan nila dito, yung sa may CR. Okay, so ito yung salas niya. So dito, framing pa lang. So hindi pa sinatapos dito mga boss. So hinintay nila ako bago sila mag-desisyon na gawin nyo itong framing natin dito sa taas. So kasi yung binigay kong plano, kasi puro actual lang tayo, hindi pwede rito. So ngayon, ipaliwanag ko na rin naman sa kanila kung ano gagawin dyan. So sa susunod na video siguro, may papakita na natin yan. Siyempre, maglalagay din tayo ng para sa chandelier dito mga boss. Okay, may sinabi akong design sa kanila, kaila Tom, tsaka kay JR. So may binigay akong design dyan, so ilalagay na lang nila. Kaya lang si Tonyo pala mga boss, alis na. So saan ka mag-apply? Sa Rodriguez Rizal. Sa Rodriguez Rizal mga boss. So yung subscriber natin doon na magpapagawa, so ipinasa natin kay Tonyo. So siya yung magawa doon mga boss. So Tagantipolo lang siya kasi mga boss, so malapit lang siya doon sa Rodriguez Rizal. So kung gusto niyo magpagawa kay Ton, kahit dito sa Marilao, so makikita niyo dyan sa screen yung FB niya. Yung FB niya mismo, si Ton Salvo. So makikita niyo yung screen. Kung gusto niyo magpagawa, kontakin niyo lang siya mga boss. Okay, pakita natin kung ano yung mga ginawa nila Ton. Saka ni JR. Ito yung ginawa nila. So dito, may kulang pa rito mga boss. So dito yung master bedroom. Master bedroom ito. So dito may kulang pa rito. So lalagyan pa natin ng arko ito. May arko pa dyan na cove design din. Lalagay natin dyan. So hindi natin makita masyado. So dito may arko pa dito mga boss. Naka-cove design siya. Tapos makikita nyo ditong banda. So naka-cove design din siya na dilog. Okay. So may pin light din siya na nakabang. So yung kulang lang dito, yung lang dito mga boss. Yan lang ang kulang dyan. Tapos dito sa CR, ito yung tiyatakpan nila ngayon. So flat design na flat lang ito mga boss. So makikita nyo flat lang. So yan yung ginagawa nila ngayon, nagtatakip sila. Kasi hinintay pa nila ako bago nila umpisan doon sa kabila, bago nila ituloy. Sabi ko hintay nyo muna ako para makita ko kung ano yung gagawin natin dyan. Kaya habang naghihintay sila,
So pinapunta ko muna sila rito sa CR Magtakip. So marapag yung installation na rin sila ng ano doon mga boss, ng electrical. So dito ito yung isang room natin dito sa second floor. So ito siya. Ito yung design niya mga boss. So makikita nyo dyan. Okay na, nakapagtakip na tayo. So yan, yan na siya. Tapos ito yung design niya na binigay sa amin. So nagaya naman natin mga boss. Yan yan. So nagaya naman natin. Yan siya. Okay. So tapos dito sa CR, nakapagtakip na rin sila yung masilya na lang tsaka yung cornisan po lang dito. Dito sa CR. So buksan natin. Ay wala pala. Walang ilaw, hindi pa naka-install. Tapos dito sa ano, kunting ano lang na meron lang ako yung bibigay na idea. So ganito kasi yung ano natin, Kuro My Wall yung gawa natin. So ang gagamitin natin dito para sa kanto, dati gumagamit tayo ng ano, fiber tape. So ngayon, nakahanap ako ng corner beads para dito. So ito yung mga boss. So binili ko rin ito kay Tabderia Insular. So kung taga Tarlac kayo, so nung unang video, yung unang punta namin dito, pinakita ko yung hardware na pinagbilan namin ito, itong corner beads na to. So nilalagay namin ito sa kanto. So meron na lang sample dito. So ayan siya, nakapaglagay na kami. So ayan na siya para kahit mabunggo ng matitigas, hindi basta-basta masisira yung kantuhan niya. So ito siya mga boss. So ganyan siya pag ilalagay mo. Ayan. Una, masilyahan mo, tapos ilagay mo ito, tapos masilyahan mo ulit. Ganun lang yung paglagay niyan mga boss. So mas matibay na siya kaysa dun sa dati. Kahit mabangga-bangga, hindi na basta-basta na matutuklap yung gypsum board natin kasi meron na tayong ilagay na corner beads. So corner beads pang tawag dito mga boss. So ayan siya. So lahat ng ano natin, partition, lahat ng kantuhan, lalagyan na natin ng ganito para mas matibay at mas mabilis pang install, magmasilya. So ganito kasi may guide na siya, malinis na siya. So hindi na tayo mahirapan dyan, mas mabilis ng magmasilya pag ganyan gamit natin. Okay, so kung gusto nyong bumili ng ganito, pumalapit lang kayo sa Tarlac, sa Insular Tableria lang. Pwede bumili sa May Siesta. Okay, ewan ko lang kung meron sinong may tinda pa ito sa ewan ko lang kung meron doon sa Wilcon o kaya sa City Hardware kung meron kayo may bili na ito. So corner business lang sabihin nyo mga boss. Pero doon pa lang ako nakakita ng ganito mga boss sa Tableria. So nagtanong ako sa kanila, nag-request din ako na kailangan namin ng ganito. Kaya bumili na rin sila. So kung kilala nyo naman yung hardware, matagal na kayong suki, baka pwede kayong mag-request sa kanila ng ganito kung gusto nyong magkaroon ng gumamit ng ganito sa mga project ninyo. Lalo na sa mga partition. Siyempre sa mga partition, sa mga ganito, wall design, lagi nating nasasagi, lalo na kung may mga bata. So hindi natin may iwasan na masagi nila. Baka masira yung gypsum board natin, baka kung sa Ilocano matitingan sabi nila yun mga boss. Okay, so ito yung second floor natin. So punta tayo sa third floor doon sa team ni Ambo. Okay, pare Ambo, so punta tayo doon. So nagbubor na rin sila, doon nagtatakit pa sila. So 10mm yung mga ginamit natin dito board. Ah, punta tayo sa taas. Tingnan natin para alam niyo yung update natin dito. So dito sa taas, nakapagtakip na rin sila sa ibang parte. So ang hindi pa natapos, ito sa may hagdan. So ito pa hindi ano. So pero nasabi ko na sa kanila kung ano yung ilalagay natin dito. So wala nang problema rito. Doon lang naman tayo nahirapan do sa baba kasi halos magkakadikit yung ilalagay nating mga design doon sa last TV wall design. Dining, tapos kusina. So doon lang tayo nahirapan ng konti. Pero konti lang naman, discarde naman natin. Ay lahat naman madidiscarde yan. Pero importante,
may communication kayo ng may-ari ng bahay para may paliwanag mo kayo mga hindi pwede tsaka hindi at pwede. Okay, dito sa parang salas niya sa third floor ay mga boss, medyo hiningal ako. So, yun ang mahirap dito. Tumatawa si Master Chinito. Hello po. Nakakahingal talaga. So pag umaga, pwede kang maging ano dito, imbis na mag-jogging ka, umakit pababa ka na lang para mapag-exercise ka. So ito yung design natin dito sa may bandang salas. So may kita nyo nung last na punta tayo rito, medyo mababa na siya. Tapos hindi na tayo makapag cob design dahil gusto kong lagyan ng ano rito, ng design dito sa taas. So ayan, ginawa natin, ganito na lang siya ginawa natin. Pero maganda pa rin kung makikita nyo, lalo na pag natapos ito, nakakompleto yung mga wirings niya. Makikita nyo yung ganda nito mga boss, ang ganda. So mapasana all na lang kayo mga boss. Okay, so ayan mga boss, punta tayo sa kabila. Sa unang kwarto na ginawa natin, nandito si Mr. Ano na yung ano mo? Papa... Paparazzi. So ayan si ano na yung ano yung pangalan ni Juan? Ano yung palayo niya? Toto. Si? Toto. Hindi yung ano? Kamuning. Ah, Kamuning pala. Ayun si Kamuning. Si Kamuning pala yun. Oh. Si Kamuning. Sabi ni Toto eh, hindi yun yung alam kong ano tawag nila eh. Si Kamuning. So nagtatakip na rin sila mga boss. Ayan. So ayan, lalagyan din natin nung sinabi ko kanina yung corner pins. So kasi andito na sa baba, hindi natin may iwasan na masagi. So ayan, nakikita nyo na ngayon yung nagiging resulta niya pag natatakpan na natin. So ganun pa rin kung magano tayo, mamasilya. So dalawang beses pa rin tayo, rating tsaka penis. Para yung susunod na magtatrabaho rito, kung hari hindi kami yung magpatrabaho rito, kukuha sila ng magtatrabaho rito na iba. Hindi na sila mahirapan kasi yung pinakamahirap na gagawin natin dito, yung pagmamasilya, yung parte ng pagpipintura, ginawa na natin. So hindi na sila mahirapan na magpintura rito. Kasi wrapping tsaka finish yung gagawin natin, dalawang beses tayo magmamasilya. Yung finish namin mga boss, konting lihan na lang, pwede nyo ng pinturahan. Siyempre, punasin nyo rin bago nyo pinturahan. So ganun kami magmasilya, malinis na agad. Okay, so dito ang hindi pa natapos dito sa mga sa CR, hindi pa natapos dito yung dalawang CR natin dito. So flat lang naman ito, flat ceiling lang naman ito, tapos cornice yung lalagay natin. So makikita natin yan, so susunod na punta natin rito. So hindi na pala ako mag-stay dito mga boss, kasi nung last na punta nag-stay ako rito, itinuro ko na sa kanila lahat kung ano yung gagawin nila, lahat ng gagawin nila dito. So naituro ko na sa kanila, so comfortable na ako na umuwi nung bago ko umuwi sa bahay. So bago ko sila iniwan, comfortable na akong umuwi dahil alam kong kaya na nilang ituloy yung project natin. So ngayon pasya-pasya lang tayo para i-check ulit yung mga ibang trabaho nila. Siyempre kahit magaling sila, meron pa rin tayong nakikitang hindi maganda, yung mga medyo pangit na mga liko, ganyan. Siyempre, titingnan pa rin natin yung mga yon. Okay, so ito, hindi pa rin natapos dito. So dito tayo sa Superman Ambo pala yung may hawak dito. So ayan, pang third floor kami mga boss. So pang third floor sila. So kanya-kanya silang destino, kanya-kanyang floor yung mga foreman natin. So andito silang lahat mga boss. Tapos dito yung isang kwarto natin. So ito yung naglagay tayo dati ng dito ng design, kung naalala nyo nung last na video natin. So may design dito na binigay, so kaya lang hindi akma. So ang ginawa ko rito, so nagdesign ako rito, bali actual na lang yung ginawa ko, wala ng 3D model. So ganito lang ang ginawa ko kasi wala naman dito sa korte. Wala sa korte yung binigay nilang design sa amin kasi wala naman square rito. So puro pa puro kung tutusin triangle lahat yung binigay itong area na to. So ang ginawa ko, naglaya ko ng bilog na cob light, tapos naglagay tayo ng shadow line dito sa gilid.
para yung cove light niya pag inilaw natin, dito na siya. Dito na siya aninag. So palibot 'yan lahat, paikot dito. So ayan, maganda naman yung resulta. Kung hindi sana magandang resulta nito, siyempre hindi ako papayag na ganun lang yung magiging kisame nila. Siyempre, pag hindi magandang pagresulta, ipapabaklas ko na naman sa kanila at papalitan natin. So ayan, yan yung design natin dito sa kwarto na sa third floor. So mas maganda ito, so mga boss, nakikita ko mas maganda na ito pag natapos. Ayan, mas maganda siya kaysa doon sa mas paborito ko pa ito mga boss, kaysa doon sa kabila. Itong ginawa natin wala sa walang binigay na drawing. Para sa akin, itong pinakamaganda para sa akin. Maganda na siya. So ito na, ipakita na rin natin ito, itong CR na rin nila dito. So pasilip natin sa inyo para magka-idea kayo. So ito, so lahat ng kasi ng kwarto may CR. So ito, may CR din dito. So ito yung paliguan nila. Tapos dito yung ano nila, palikuran. So pakita na natin. So ano, oh, ganda ng ano nila mga boss, ng CR nila bawat kwarto. Ayan, pasakol ka na lang. Sana all. Ako, gusto ko rin magkaroon sana ng ganitong kagandang CR. Kaya lang, siyempre, hindi naman tayo ganun-ganun kabilis na kaipon para sa bahay natin. So, kahit contractor ako, maraming nagpapagawa sa amin. So, nag-iipon pa rin ako para sa bahay namin. So, hindi pa rin tapos yung CR namin sa bahay. So, kung may tatanong nyo dito sa sinasagot ko sa YouTube, so, may itutulong din naman panggasolina. Yung nasasagot na panggasolina lang. So, malaki na rin itutulong natin na itutulong ng YouTube sa akin. Kung tutusin, hindi pa ganun kalaki yung sinasagot natin dito para kumita tayo ng malaki. So, panggasolina lang. Ang malaking itutulong sa akin ni YouTube, na ipopromote ko itong business natin. Tapos, marami na rin na halos times 5 yata yung nagpapagawa sa akin ngayon. So yung iba kasi malalayo lang. Noon naman marami pa rin nagpapagawa sa akin noon. Kaya lang hindi ganito karami. Hindi pa rin, kahit noon hindi kami nababakante. Sa totoo lang, hindi kami nababakante noon. Marami pa rin nakapila noon. Kaya lang ngayon mas lalong lumaki yung na pumila na nagpapagawa mula nung YouTube ako. So maraming salamat pa rin sa YouTube. Kung hindi man ako kumita sa mga videos, hindi man ganun kalaking kita natin. So napapalitan naman ng mga project yung nababawi naman sa mga project yung ano natin dito, mga kinikita natin. So importante naman sa akin, hindi naman yung kita, yung importante masaya yung magpapagawa sa akin, masaya silang iiwanan ito. Para na ito, gusto ko bago kami umalis, masaya silang iiwanan namin sa makikita nilang resulta ng project namin. So yun yung importante. So saka na lang yung yun kasi walang kasing halaga yung ganun na makikita yung kliyente mo na masaya, na bago ko yung malis, masaya sila sa trabaho natin. Walang halaga yung mga boss. Walang kasing hindi matutumbasan ng halaga yung mga ganung bagay mga boss. Okay, so ayan mga boss. So sa mga installer dyan, kung may idea kayo, pwede rin kayo mag-comment dito. Ayan. So gano'n naman tayo, hindi naman natin sinasabi na tayong pinakamagaling na magkikisame. Siyempre, marami pa rin magaling dyan na installer. Alam nyo naman, kung installer tayo, marami talaga yung ayaw magpatalo. Gusto nila sila yung mga magaling. So, ganun kasi yung ibang ugali ng mga installer. Gusto nila sila yung pinakamagaling. Lahat sila magaling. So, yan. Sige, kayo na po yung pinakamagaling mga boss. Kami, hindi kami magaling. Ano lang kami,
parang amateur lang kami. Kasi marami kasi nagko-comment mga boss na magagaling daw sila. So ayan, sa amin naman, pinapakita lang namin yung gawa namin para magka-idea yung mga gusto magpabahay. Tsaka lalo na doon sa mga installer na nagsisimula pa lang, para magkaroon silang idea. So marami na rin sa tutuusin, marami na rin mga installer na natuto dito sa nagkakaroon ng idea, lalo na sa mga nagpapagawa-bahay, ng nagpapagawa ng bahay, mga installer ng gypsum board. So marami rin na rin tayong natulungan kasi minsan dito na rin sila kumukuha ng design sa atin. So ginagaya lang nila yung mga design natin tapos ina-apply na nila doon sa mga projects nila. So malaking bagay na rin na sa amin yun, na nakakatulong tayo kahit di man nila aminin. Pero yung iba umamin na. So kaya yung sinasabi nila mga boss, magpasalamat sila. Basta kami hanggat sa kung ano yung kakain namin pwede nilang tanggihin sa amin, sasagutin po namin hanggat kaya po namin para makatulong tayo sa iba. Ganun lang mga boss. So ayan, so hanggang dito muna yung video natin mga boss. So wala pa naman tayo may papakita na iba. So in-update ko lang itong project natin. Siyempre shoutout din pa rin sa mga kasama nating installer dyan sa buong Pilipinas, lalo na sa ibang bansa, yung mga magagaling dyan. Siyempre shoutout po sa inyo. So para sa atin ito, kung may idea kayo, mag-comment lang kayo para sa susunod na video natin, pwede nating i-share sa mga kasama natin, sa mga baguhan na tulad natin. Pwede nating i-share sa kanila yung mga nalalaman natin dito sa paggawa ng mga kiseme. Siyempre, para may makatulong na rin tayo sa mga nagpapabahay na mga kababayan natin dyan. Kung gusto nila lang mag-DIY, pwede rin silang meron tayong video dito mga boss na kung gusto nyo mag-DIY, yung step by step natin kung paano mag-kisame ng cove design. So makikita nyo dyan mga boss sa description box, ilalagay ko na lang po dyan. Pati pag-spandrel, andyan na rin. Para kung gusto nyo mag-DIY, kayo lang mismo yung gagawa dun sa bahay ninyo. Hanap na lang kayo ng kasama nyo siguro, labor ninyo. Ayan. Ayan lang mga boss. So paano? Hanggang dito muna yung video natin mga boss. At hindi ko nahahabaan. Kung may shoutout man, doon na lang sa bahay siguro mga boss. So basta ang sabi ko, ingat po tayo lagi. At i-share na lang natin itong video natin para makatulong tayo sa iba at makatulong na rin kayo sa amin. Yan lang pong pinaka-importanteng gusto namin na i-share nyo rin yung video natin para makatulong kayo sa amin at makatulong kayo sa iba. Okay, so hanggang kung may shoutout man, sa bahay na lang po tayo mag-usap-usap. Hanggang dito muna yung video natin mga boss. Ingat po tayo lagi at God bless.